sa mga susunod na oras, posible itong lumakas pa. At pagdating ng Lunes hanggang sa Martes, ito ay posible na maging isang super typhoon. Maaari itong mag-landfall doon sa may northeastern part ng Luzon, particularly sa may area ng Cagayan. Maaaring mag-raise dyan ng mga hanggang signal number 3 o kung didikit pa, maaaring mabag sa signal number 4. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Egay sa layong 705 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Isa itong tropical storm na may taglalay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbukso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayon pa lang itong trough o yung extension na nasabing bagyo, makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan silangang bahagi ng ating bansa ay nagdudulot na ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin dito sa Visayas at Northeastern Mindanao. Ano nga ba ang magiging galaw at lakas nitong si Bagyong Egay sa mga susunod na araw? Inaasahan natin na simula ngayong araw hanggang bukas ng madaling araw ay magpapatuloy itong generally pa west-northwestward or westward na paggalaw nitong si Egay. And afterwards, for the remainder of the forecast period, ay bahagyang mag-iiba ang direksyon nito, pahilagang kanluran habang binabaybay na itong ating karagatan sa Philippine Sea. Mapapanatili nito ang itong paggalaw offshore o yung malayo sa ating kalupaan, ngunit hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng close approach or landfall. Ito yung bahagyang paglapit sa ating kalupaan at direktang pagtama sa lupa sa vicinity ng extreme northern Luzon area over Tuesday or Wednesday. Inaasahan rin natin na itong si Egay ay magiging pinakamalapit sa ating kalupaan sa area ng extreme northern Luzon on Wednesday at posible itong mag-landfall sa silangang baybayin ng Taiwan on Thursday morning. Si Egay rin ay posibleng makamit nito ang typhoon category within the next 24 hours at posible itong maging isang super typhoon as early as Tuesday this week. Inasa rin natin na posible itong rapid intensification o yung biglaang paglakas ng bagyo within the next 72 hours dahil itong ang area kung nasaan si Egay sa ngayon ay favorable ang intensification ng mga bagyo sa mga areas na ito. Inasa rin natin na starting Wednesday ay magsisimula na ang paghina nitong si Egay habang binabaybay nito ang area ng Luzon Strait. At habang maglalandfall ito sa Taiwan area, magpapatuloy ang paghina nito upon the second landfall over mainland China. At para naman sa asahan nating heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan nitong si Egay, bukas as early as tomorrow ay makaranasan tayo ng mga pag-ulan. So moderate to heavy with at times intense rains ang posibleng maranasan sa hilagang bahagi ng Catanduanes. Samantalang light to moderate with at times heavy rains naman ang ating inaasahan dito sa Camarines Norte, sa northern portion ng Camarines Sur at sa nalalabing bahagi ng Catanduanes. And pagsapit naman ng Tuesday, moderate to heavy with at times intense rains rin ang ating inaasahan sa ilang bahagi na ng Hilagang Luzon, sa mga areas ng Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan. Light to moderate with at times heavy rains naman ating mararanasan sa Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, ang hilagang bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Abra at ang hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Inasahan rin natin na itong si Egay ay magpapatuloy yung paghatak nito o yung pag-iral ng southwest monsoon o hangin habagat na siya na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. And ngayong gabi hanggang bukas ng gabi or Monday night ay makaranas tayo ng may hina hanggang sa tamtaman na sa paminsan-minsan malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kasama na dyan ang Cuyo at Calamian Islands, Western Visayas at Negros Oriental. Ang mga pag-ulan na ito, posible magpatuloy hanggang Tuesday night. Kaya sa mga nabanggit na lugar, itong mga areas na kung saan direktang makakaranas ng mga pag-ulan nitong si Bagyong Egay as well as yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan na dala ng habagat, maging handa at alerto po tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa
lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Sa mga hangin naman na dala nitong bagyo, inaasahan sa ngayon wala pa naman nakataas na wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit as early as today, so yung sa mga succeeding bulletins na posibleng i-issue ng pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito, posible tayong magtaas ng wind signal sa mga ilang lalawigan ng Bicol Region at Eastern Visayas. At base sa ating analysis, yung pinakamataas na wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 3 or number 4 over the areas or yung sa mga lalawigan ng extreme northern zone. However, dahil nga posible, nandiyan rin yung posibilidad ng southward shift o yung bahagyang paglapit nitong track ng bagyo sa ating kalupaan sa mga susunod na araw, posibleng mas mataas na wind signal pa ang ating i-issue sa mas marami pang lugar. Samantala ito, ng mga habagat ay nagdudulot ng malalakas na hangin sa malaking bahagi rin ng ating bansa. So ngayon pa lang, sa mga areas ng Maropa, Visayas, northern portion ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, makakaranas po tayo ng gusty condition sa dala ng habagat. Mas rarami pa yung mga area sa makakaranas ng malakas na hangin bukas dito sa Calabarzon, Maropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at ang northern portions ng northern Mindanao at Caraga. Pagsapit naman ng Martes, makakaranas tayo ng malakas na hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at pati na rin dito sa northern portions ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at sa Caraga.